Welcome po sa howtoagreatfilipino.com. Ngayon po magluluto naman ako ng sinigang sa calamansi. Ang gamit ko po rito is fresh tilapia. So ito po ang ating mga ingredients. Meron ako rito ng dalawang perasong tilapia, calamansi, labanos, luya, patis, sibuyas, asin, pamintang buo, sile, gabe, kangkong, kamatis. Gagamit din po tayo syempre ng tubig at mantika. Umpisahan na po natin ang pagluluto ng sinigang sa calamansi. So okay po, umpisahan na natin ang pagluluto sa aking pong cooking pot. Naglagay lang po ako ng konting mantika. Ang first step natin, lalagyan natin yung luya. Gigisin lang natin siya sandali. Hindi po tayo maglalagay ng bawang sa ating sinigang. Yung iba po naglalagay ng bawang pero ako po hindi. So ngayon, dadrop natin yung ating kamatis. Ang purpose po natin ito, papalabasin lang natin yung juice na nagmumula sa kamatis para po mas malasa po yung ating sinigang sa calamansi. So lulutuin ko lang siya ng mga 2 minutes. Tapos papakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. So ayan po, naging juice na o lumabas na yung juice na nagmumula sa kamatis. Maglalagay na po tayo ng tubig. So maghihintay lang tayo na kumulo siya, tapos mag-a-add na tayo ng iba pang ingredients. Tatakpan ko lang siya. Hintayin lang natin siyang kumulo. Okay po, titignan na natin. Padapasin ko muna yung steam. So ayan po, kulong-kulo na yung ating kamatis tsaka yung duya. Ngayon po, ilalagay natin yung radish or labanos at ang gabe. So again, papakulo natin siya ng mga 7 minutes dahil matigas po yung ating labanos at ang gabe. Kailangan palambutin muna natin siya bago tayo tumuloy sa susunod natin gagawin. Ang pag-a-add ng iba pang ingredients, lalo na yung ating fresh tilapia. So tatapang ko ulit siya, lutuin natin ng mga 7 minutes. Okay po, mabuksan na natin. Palabasin ko muna yung steam. So ngayon po, ang susunod natin gagawin, lalagay na natin yung ating fresh tilapia. Iniwa ko lang siya sa gitna dahil masyado po siyang malaki. So dudubog ko lang sandali. Maglalagay na tayo ngayon ng sibuyas. Ang fresh chili. Calamansi juice. Huwag niyo pong i-add yung seeds or yung buto dahil may tendency na pumakla siya, pumait. So yung whole peppercorn at yung salt. Tapos po yung patis. Again, papakuluan natin siya ng mga 5 minutes. Tapos po ang panghuli natin yung kangkong. Tatakpan ko ulit siya. Okay po. Again, bubuksan na natin ulit. So, ayan po. Medyo luto na yung ating tilapia. Panghuli natin, syempre yung kangkong. Make sure po na hinugasan nyo mabuti yung inyong gulay. So, lulutuin lang natin yung kangkong ng mga 5 minutes. Tapos po, ready na po siyang i-serve. Ito na po ang napakasarap nating sinigang na tilapia sa calamansi. Napakasarap po nito, lalo na sa mainit na kanin. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtoagreatfilipino.com. Mabuhay!